Hello guys, good day po sa inyo. So today guys, yan, gagawin po natin ngayon, magpapalit tayo ng knuckle bearing guys. So malalaman nyo yan, pagsira na yung inyong knuckle bearing, pagka mahalog yung inyong manubela, minsan naman matigas yung inyong mga manubela. So yun yung ano, yun yung cause na dapat nang palitan yung inyong mga knuckle bearing. So yun yung gagawin natin ngayon, tuturo paano gawin yan guys. So dito no guys, tatanggalin natin yung gulong natin sa unahan. And then tatanggalin natin yung ating mga front fork or tinidor na ating motor. Then yung mga tornilyo 13. Tsaka itong tornilyo dito. Yan, tatanggalin natin yan. Tsaka itong tornilyo na to guys. Ay mga dapat natin tanggalin para may baba natin yung ano natin, itong butterfly na to guys. So start na tayo. So dito guys, tatanggalin muna natin yung dalawang tornilyo guys sa ating butterfly. After natin matanggal yung tornilyo na yan guys, yung sa baba naman yung sa may tipos natin. Ngayon naman guys, tatanggalin natin yung ano guys, yung nut. Na 30mm. Kung may sakit kayong 30mm, pwede nyo gamitin yun. Pwede din naman by script guys kung wala kayong ano tools. Since natanggalan natin guys, isinsilin natin yung lock ng ating post natin guys. So yun lang, ganyan lang yung pagtatanggal niyan. So yan, natanggal na natin. Ito nga pala yung mga sirang knuckle bearing guys. Yan. Ngayon naman guys, tanggalin natin yung sa may tubo natin guys. Sinsilin natin yung kasama ng knuckle bearing natin. Papalitan nyo natin yung bago. Minsan kasi guys, yung mga ibang mekaniko, pag pinalitan nila yung knuckle bearing nila, hindi na tinatanggal yan. Which is, dapat talaga tinatanggal yan. Minsan kasi, yan yung nagiging cause kahit bago yung mga knuckle bearing natin. Kung hindi napalitan yung mga andon,
magkakaroon pa rin ng alog yan. So ito guys, tatanggalin pa natin to guys, yung natirang parts ng knuckle bearing natin. Ngayon naman guys, magpapalit na tayo ng knuckle bearing guys, maglalagay na tayo. So sa paglalagay niyan guys, kung alin yung mas malaki yung size, yun yung sa baba. And then yung maliit naman, yun yung sa taas guys. So ngayon naman guys, bago nyo ilagay yung mga knuckle bearing guys, huwag nyo kalimutan lagyan ng grasa guys, yung tipos nyo, para maganda yung play ng mga knuckle bearing tsaka para magtagal, hindi kagad masira. So ayan no guys, natapos na natin. Ngayon naman guys, lalagay na natin yung mga tinanggal natin kanina, yung binaklas natin guys. Papalitan natin ng bago. So sa paglalagay nyan, kung alin yung malaki, yun yung sa baba, yung maliit dun din sa taas. Ngayon naman guys, i-install na natin yan. Babalik nyo lang yung lock na tinanggal nyo kanina guys. Sa pag-igpit naman ito guys, hindi maganda yung sobrang luwag, hindi rin masyadong maganda yung ano pag sobrang higpit, kasi pagka mahigpit yan, mahihirapan na kayong iliko yung ano nyo guys, yung manibela. Dapat saktuhan lang, tansyahan nyo lang, tansyahan lang yung ginagawa dyan guys. Habang ginagawa nyo yan guys, huwag nyo kalimutan i-check yung ano nyo guys, yung ginagawa nyo.
kung mahigpit ba o may alog pa rin. Pag maluwag pa yan, may alog yan. Pero pag sobrang higpit naman, mahirapan ka naman magliko, guys. So, after nyo magawa yan, balik nyo lang yung mga tinanggal nyo kanina. After nyan, babalik na natin yung natinanggal natin kanina na 30mm. May kasamang ano yan, washer, guys. Huwag nyong kakalimutan. Ibabalik nyo naman yung mga prod shock natin, guys. Kailan magka-level yan. Ngayon, discarded dyan. Babalik nyo yung axle, guys, para magka-level sila or magkabantay. Para hindi kayo mahirapan magigpit. So, yan, guys. So ayan, no, guys, patapos na tayo, guys. Check na lang ulit natin yan, guys, kung may alog. So ayan, guys, success na. Ngayon naman, babalik na lang natin yung mga parts kanina. Yung gulong. Then igpitan natin yung 30mm na nut. So, yun lang, no, guys. Ganyan lang kadaling magano. Magpalit ng knuckle bearing natin pag may problema itong tipos natin na to. So, hanggang susunod na lang ulit na video, guys. Maraming salamat.